Hi, Cubs! Ayan, break time na natin. So, pari ang magaganap, kakain tayo ngayon ng ating lunch time. Ha? Ayan, so ano ang ating baon today? So, ang ating baon today is, napakasimple lang. Meron tayong bagoong. Bagoong with suka. So, ito ang aking preparation today for my lunch. Amoy nyo. Pinamoy. Hi bro. Hi ka naman sa akin siya. Yan. So yan mga kabayan, bali dito kami kumakain. Ay talaga, di ka kasama. Di ka kasama. So yan, dito kami kumakain pagka break time namin. Sa'yo nahiya ka ba pagka ba na-expose ka sa camera? Sino? Ikaw? Hindi, bakit? Ah, wala. Wala naman. Baka gusto mo sumayo pa yun. Ayan. Baka si Zaya. Ayan. Tapos, meron tayong kanin. Extra. May ticket pa. Ay, may bumakad yung ticket. Yung number ng ticket. Ay, ito yung 25. Mamaya natin. Kakain muna tayo. Ayan. Itong ating baon. Talong na may okra. Milaga lang ang ating okra. Kasi masarap kasi pagka fresh na fresh siya. So, ilalaga mo siya. Jane, what is your food? What is your food? Okay, para po sa mga sumusubaybay sa ating channel, para makita nyo kung ano bang nangyayari sa akin dito sa Kuwait. So ito kadalasan na inuulam ko dito and then gustong gusto ko siya. Ang sarap-sarap niya. Isang beses lang niya nasuot. Ayan, maingi sila. Sila lang mag... Ay, kamusta? Magano ka? Magpapabaksin ka? Hindi, uniform namin to. Ang bago? Ang ganda ah. Okay, so... Original. Gilid muna natin yung mga ulam natin. Naging manipis siya oh, yung okra. Mahal pa yan ito. Pag hindi iba mo, hindi na kasi mga natawa. Jane, what is your food? Wala ka ba, food ko. Ito may kanin ako. Ayan, so kain tayo. Sarap ng ulam, Jane. Kumain ka. Yung okra, ay, nalaglag. Masarap kasi yung okra pagka nilalaga lang eh. Kasi ano mo sa bagoong. Hindi ko nasugupan eh. Ito. Babal? Bakit? Talaga? Hindi mo may gout pa sila. Okay. Pero ako lang yan, labalaga lang. Temptation. Meron kayong service, ano papuntang vaccine. Tapos, papasok ka pa niyan, bro. Oo. Bakit? May pasok ako eh. Pag-off mo. Baladiya morning. Alas 4 na ako. May vaccine, may baladiya. Sobrang dami, no? Pero ngayon, wala namang mga checking, no? Baka magkakaigpita na niyan. Jane, kumain ka na. Gusto ko yung malambot. May malambot, may matigas eh. Wala na talaga si Mahal, no? Hindi ah, buhay pa. Saan mo bumili na okra? Saan mo bumili na okra? So, on cost. Hindi mo Mahal dyan, namumuhay pa si Mahal. Eh, di ba naman napipili naman ng okra? Hindi naman pake-pake. Pinili ko din naman. Dyan din si Naomi. Pinili ko yun eh. Hindi ko alam ba't mo. Baka naman hindi ko na-check masyado. Paano ba tinitingnan yung okra? Ikaw, paano? Hindi, alambot ko lang. Ano yung glist niya? Putulin mo yung dulo. Lady finger. Pag pinutol mo yung dulo, malutong. Ito, ula, ito. Yung dulo, yung dulo. Ito? Oo, yan. Malutong yan pagka mura. Pero pagka hindi mura, hindi mo mababali yan.
Ah, okay, okay, okay. So yung nabali na, yun yung kukunin ko? Hmm. Yung hindi yung dulo, ha? Yung the rest. Sandali. Bukos. Sabi mo yun, yung nabali na eh. Totoo na matay na si Mahal? Hindi. Hindi pa? Buhay pa? Malutong kasi yung dulo niya. Patay na? Yung mahal mo, buhay pa. What? Yung search mo? Yala. Pagka naman minsan wala akong baon, talagang tutulog talaga ako. Pero ang sarap niya. Masaya na ako sa ganitong style ng ulam. Kaysa mga manok-manok. Jane, are you sure you don't want to eat? Hmm? Grabe naman. Hindi siya mutual. Kasi naniniwala po ako na pag mutual ang decision, pareho kayo agree na hindi nag-work yung relationship. Ako po yung nagsabi na parang nasa ibang mundo na po siya at parang pakiramdam ko, inaantay lang niya na manggalik sa akin. Sino yan? Si Adel. Ramdam na ramdam ko po ng iba na, ibang iba na. Sino yan? Si LJ at saka si Paolo. Maghiwalay? Alat ko, maghiwalay pa lang siguro. Hindi, ano naman no, pag mga pangalawang fail pa rin no. Pangalawa niya na to eh. Ano ba ibig sabihin ng mutual relationship? Mutual relationship, yung paras kayo na ikinabang sa bawat isa. Tama naman yun, yung kailangan yung bawat isa. At yung kalaban niya, yung tinatawag natin commensalism. Alam mo yan? Eh, kapag hindi nag-grow yung relationship ng isang couple, meron dapat na i-improve. Saan ka bumili kami? Yung nakarang araw pa to, yung pumunta ko ng Old Soap. Ilagay ko lang sa rep. Pinahon ko lang. Tigot? Ilaw? Hindi ko ininit. Ang kanin hindi masarap. Pero, tisi natin. Mmm. Okay mga Cubs, salamat sa pagsubaybayan. Thank you. Enjoy ko muna yung pagkain. Bye-bye. Cubs, ayan. So tapos ang ating duty today. So 9 hours tayo nag-work. And sad to say, mababa ang aming sales today. Hindi siya gaano kabisi, hindi ganoon kadaming tao. So ito ngayon ang aming store pagkagabi. So madilim. Okay, so later on, I will show you on how to use or on how to go home in the evening. So magbabas tayo later on. Si Michael pala. Magbabas, maglalakad ka lang, magbabas. Michael, say hi to my YouTube channel. Hi. Masaya naman, uy. Hi. Ay, naku, bahala ka nga. Bye-bye. Ayan, so mag-out na tayo. Pintay natin mag-exactong 11 PM kasi 10:59 pa lang. Medyo maipit kasi dito sa amin kaya kailangan mo sumunod sa oras. O bubigi mo, huwag ka maingay. Aray ko, huwag kayo magulo. Tinan mo, isa-isa lang. Isa mo na, bakit? Ano ginagawa mo? Thank you. Fingerprint na lang. Ayan, so now we're going home na. Ito ang ating baon kanina, so may plastic na naman tayong dala-dala.
sa 11 PM ang ating out, and we're not sure kung may maabutan tayong bus. But most of the time, may bus tayo naabutan yung mga last trip. Kasi kung hindi lang, kung hindi yata maabutan, mag-taxi tayo 1.5. Bye-bye! Bye! Tingin naman! Kita rin naman, sexy naman ang isa. Okay. Maglakad na kayo! Ayan. So yung mga sakyan. At tabi pa tayo doon. Araw-araw tayong ganito mga cubs. At sa mga nanonood dyan sa Pinas, araw-araw tayong ganito yung style. And meron tayong off every week mga isang beses. 9 hours every day ang ating pasok. Including na yung break time nun. Ayan. Medyo gutom na rin ako. Siguro iniisip ko, ano pa masarap kainin sa bahay? Mamaya pagkarating natin, mag-prepare tayo ng foods. Parang gusto kong ano, mag-isa ng corned beef. But, let me check later. Yan, so tawid-tawid. Ano na ako? Ganyan dito. Tawid-tawid din tayo pag may time. Nakatutok sa akin yung camera kasi yung manapad natin. Aro, hindi pa ako nakatawid. Ang bilis. Tawid. Let's go. Takbo. Kasi kung di natin bibilisan ang ating pagtawid, naku, delikado. Ang masakyan dito napakabilis. Biloyin nyo dyan sa Pinas, naglalakad din ako ng matagal. Ng ilang oras sa pagpasa. Hanggang dito sa Kuwait, ganyan pa rin ang style ko. Paano ko tataba? Paano tayo magkakalaman? Ganyan din. Ay, sana may basta mabutan. Oops, may bus na. Kaso nandoon pa. Hintayin nyo ako. Wait. Yan, saka tatabi tabilisan pagkat may bus na. Okay, go. Tanangin natin kung dadaan siya ng lugar natin, Manggap. Bro, Manggap. Okay, thank you. Kalarating mo lang. Ha? Kalarating. Kalarating ko lang. Dito. Oo nga, ikaw pala yung naglalakad doon. Ayan, so si kabayan na lagi natin nakakasabay sa ating pabuhay. Akala ko iba yun. Akala ko sinaglalakad doon sa malayo ko pala yun. Tumikot ka, saan malayo? Hindi, sinabay ako ng ano. Bus pa. Okay. So ayan ang bus, so walang tao masyado pag gantong oras kasi late na. Pero please God, nakasakay agad tayo. Buti na nakasakay tayo agad, no? Oo. Pilis nga ako. 11:10. Huwag tayo maaga. Kasi lagi tayo nakasakay mga 11:30, no? Oo. So maaga tayo makakarating sa bahay. Please God. Okay, so mapakita ko naman sa inyo ang itsura na itong Kuwait pagkagabi.
Thank you, bro. So, pwede natin tanggalin ang ating mask, pero hindi ako nagtatanggal ng mask kanina kasi mga tigyawat ko kagagantong oras sa bubuhay para sila mga vampira. Ayan. So, as usual, madilim. Kasi mga lupa itong dinadaanan natin, makita yung anino ko. Ayan, oh. So, lakad mode na naman tayo. Going home. Kaya minsan talagang pagod ako. Medyo malabo dyan yung tigaway, no? Nagiging vampira sila gantong oras. Buhay na buhay. Ayan. Tahimik ang aming lugar. Ito yung pagkakaiba namin sa ibang mga lugar dito sa Kuwait. Kasi nakatira ako sa may village ng mga Kuwaiti. So, tahimik siya. Unlike sa mga public na places, may ingay sila. Gugulo dito. Peace. As in, wala talaga kang makikita naglalakad. Tinuno ko. Buhok ko. Hindi ako nakapag-headband. Okay. Samahan niyo ako maglakad para may kakwentuhan ako. Ang kagagawin ko sa tigaway, no? Magkakaroon ako tigawat sa may bibig. Dami-dami akong kakatigawat sa may bandang bibig. Paano ba yan? Yan. Nakangawit din pala, ha? Pagka wala ka talaga na kasama nagbibideo, nakakangawit. Palit natin kamay. Ilang minutes kaya itong paglalakad natin. Pero konti lang ang mga, wala naman ako nakikita aso sa may daan. May aso kami pero dito sa daan wala. Tsaka napapansin ko pala dito sa Kuwait, ang daming pusa sa daan sa nagkala. Tapos take to mga pusa pa dito, may mga magandang lahi or speaking yung nasa basurahan. Magandang lahi. Tsaka dito, magandang sa Kuwait mga kabayan. Pagka may mga, lalo na especially, hi! Lalo na especially pagka Ramadan, pagpapalit sila ng mga gamit. Ang dami dito ang tinatapos sa mga basurahan ng mga gamit. Katulad nyo na yun, oh. Pwede. Ayun. Pwede mo yung kuhanin kasi maganda-ganda pa. I-check mo naman, eh. Mga sofa, maganda pa. Kinukuha ng mga, pagka tinapon sa basurahan, pwede mo na yung kuhanin. Ngayon yung mga ibang lahi dito na medyo mahirap din sa buhay, ginagawa nilang sideline yan, hanap buhay. Kinukuha nila sa basurahan at pinapaganda ng konti at binibenta na sa mahalaga, sa malaking halaga. Diba? So imagine, kung ilang taon na ako dito sa Kuwait, 6 years, gantong style ko. At saka malala pa, hindi ko lang na-vlog yung dati. So go mga way back 2018, 19, ganyan. Bago mag-pandemic. Meron akong
ang isang location ng work ko, same din company. Company, I mean. Yung location niya is sa ibang lugar, san layo, grabe. As in 27 minutes to 30 minutes ako maglalakad. Mabilisan lakad pa yun. Sobrang layo, tapos disyerto siya talaga, kaya pagka nag-sandstorm, ay ini-imagine ko na lang nakasama ako nila Eugene. Meron ako kapangyarihan para hindi ako mainis. Pagka umano yung mga buhangin, ini-imagine ko na meron lang akong hangin na power. Pinipil ko na lang yung power niya. Ayun, sobrang init, no? Tapos naglalagay talaga kami, kasi may kaibigan ako nun eh. Kasi dalawa kami naglalakad lagi. Pagka pauwi na kami ng from work, tapos mainit pa kasi, lalo na special pagka hapon. Naglalakad kasi pagka alas 4, alas 3, ay uwi namin, ay init nun. Ginagawa namin nun, dalawa kami, nagdadalagay na kami ng yelo sa plastic, tapos nilalagay namin sa ulo, tapos may sombrero. Para nakapatong sa loob ng sombrero yung yelo. Naglalakad kami para malamig yung ulo namin. Minsan kala mo pawis siya tumutulo sa may ulo, yung pala yelo na eh. Pero pinagpapawisan din kami sa katawan namin kasi sobrang playo, grabe. Tapos plus pagkapagabi pa yung schedule namin, alas 9 yung out namin, naku, mabilisan. Kailangan sa 30 minutes makaabot kami ng kanto kasi nga alas 10 ang last trip noon. Pagka walang alas 10, wala kami masakyan. Eto mga cabs, ipapakita ko sa inyong kama. Tinatapon lang dito. Ayan o. Pag titingnan mo sa Pinas, napaka mahal niyan, oh. Tingnan mo, oh. Oh, di ba? See? Ganyan, oh. Ayan. Marami yan. Hindi lang yan ikaw hindi lang yan makikita mo dito. Ayan. So, ayan ang aming house. So, nasa house na ako. Hindi ko napakita sa inyo. Tingnan nyo na lang ako. Ayan. So, doon tayo naglakad doon, layo. Hi. Sarada ating pintuan. So, we need to open it. Isa yun yung pagod ko. Kahit nagugutom ako, sobrang pagod. Natamad na ako kumain. Okay. Open ang mga ilaw. Tayo natin. Bukas na ilaw. Tagay natin mailaw. Pagbukas tayo. Okay. Yan, so pasok na tayo. Panak ko din yung baon ko. Wow. I smell something. Namig ko yung ano mo, hadasa. Sabi ko na nga ba eh. But anyway, bukas sininisi kita. Okay, so ang aking mga fish. Hello, nandito na ako. So, let's go. Ating kwarto. Yan. Sarado natin. At si Hadasa. Nagbawas. Okay. So, yun na nga mga cubs, ang buong araw natin. Sa araw na to, yun ang naganap. So, from work, going home, nasaksihan nyo kung ano ang style ng buhay ko dito, kung paano ko papasok, and then kung anong oras ako umuwi, and then kung ano din ang sinasakyan ko. Going home, going also work, yan. Miyak si Adasa, narinig nyo kasi nga nagugutom na excited. So, yan, medyo puwet-puwetan tayo, tsaka nagugutom ako, so kailangan natin pakainin ng ating sikmura. And don't forget din, gawin yung lifestyle later on bago matulog, mag-pray, magpasalamat sa Panginoon sa kalakasan, sa mga nangyari sa araw, sa mga blessings, salamat. Even sa challenges, dapat nyo pagpasalamat niya kasi nga, through challenges na kikilala mo ang pagkatao mo at napapalakas mo ang iyong sarili at lalo na pagkitiwala sa Panginoon, di ba?
So ngayon, sa mga bago dyan, mga kabayan, kung if you are new in my content, in my video, in my vlog, don't forget to subscribe and also click the bell icon on side so you will be updated sa mga upcoming videos na gagawin natin. I will do my best para makapag-vlog ako everyday, but I cannot promise. But mas maganda talaga is maging lifestyle ko na itong vlogging para may pakita ko sa inyo yung pag-i-improve natin sa Kuwait at yung mga mangyayari pa para makita nyo, para magka-idea din kayo sa mga gusto din ang nagka-plano po na pupunta sa Kuwait kung mag-i-enjoy ba kayo o hindi. Again, thank you so much for watching and God bless. Bye-bye! Hi ka-church, kapatid! Guys, good morning and a blessed day to all of you. I am Brother Lawrence and welcome to my The Group channel. You are blessed if you are a member of a discipleship and a discipler, and most of all, if you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior. But if you have not accepted Jesus Christ yet, it's the right time. Just comment below and keep watching and don't forget to like and share and subscribe.